pagdating ng former world champion na si Jerry Nanka sa bansang Japan. Bumwelta agad na hindi lang ang WBA Bantamweight World Champion na si Takuma Inoue ang gusto niyang makaharap dahil noon pa man ay gustong-gusto niya na harapin ang kapatid ni Takuma Inoue na current undisputed Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue. Kaya naman, mga ibinunyag ni Anka sa harap ng Japanese media alamin. Bad news sa former 8 Division World Champion na si Manny Pacquiao na hindi naproban ang request ng Philippine Olympic Committee ng International Olympic Committee dahil sa kadahilanan na si Pacman ay sobrang gurang na para lumahok sa Olympic. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Well, ayun ang nga kakwento. Dumating sa Japan noong 18 ng buwan ng Pebrero ang pretty boy ng Pilipinas. Pagkamat si Ancas ay 32 taong gulang na pero baby face pa rin yan gaya na dati. Pagdating niya sa airport, nakita siyang hinihinga ng handshakes at autographs ng mga masigasig ng mga fans. Siyam na beses na niya ipinagtanggol ang IBF World Super Flyweight title. Wala nang nakuha ang titulo noong September 2016 at si Ancas ay isang kwersa na dapat hindi rin isalang-alang kahit sinumang kampiyon. At ayon kay Ancas, sa ngayon, walang world champion sa Pilipinas kaya gusto niya talaga na maiuwi ang titulo. Kaya nangangako si Ancas na babakrasin niya ang titulo kay Takuma at iuwi sa Pilipinas. Ang nakatatandang kapatid ni Takuma ay itong si Naoya at tinanong si Ancas na may posibilidad ba na makaharap niya itong si Naoya. Inamin ni Ancas na sa panahon siya ay world champion pa at hawak ang IBF Super Flyweight World title. Gusto niya na magkaharap silang dalawa kaya lang hindi nangyari ito kasi nag-move up na itong si Naoya ng weight class. Pero inamin ni Ancas na noon pa ay sobrang excited na siya na makalaban itong si Naoya. Pero sa ngayon ay naging big name na itong si Naoya at masaya na rin si Ancas kung anuman ang narating ni Naoya ngayon. Pero kung sa katanungan na gusto pa rin ba niyang labanan itong si Naoya, walang takot at pagalinlaangan na sinabi ni Ancas na oo, syempre. Pero ganun pa man sa ngayon ay parang wala pang chance na makalaban niya ang halimaw sa pagkakaiba ng kanilang weight class ngayon. Kaya medyo dismayado ang itsura ni Ancas nang sinabi ng Japanese media ito. Bagamat hindi man makakasugupan ni Ancas si Naoya, pero para kay Ancas, lubos-lubos ang kanyang pag-iingat na alam niyang itong si Takuma ay isa ring mahusay na boksingero. Ang kanyang estilo ay katulad din ng kanyang nakakatandang kapatid na si Naoya. Ayon kay Ancas, hindi na siya gaano nahihirapang magbawas ng timbang habang umaakyat siya ng ibang dibisyon. Dumating si Ancas mga kwento sa Japan mula sa pagsasanay sa loob ng 10 buwan sa Las Vegas at 3 buwan naman sa Pilipinas at magiging perpektong kondisyon na si Ancas para sa laban nila ngayong darating na February 24. Ngayong Sabado na po yan mga kwento ng gabi, kaya huwag natin kalimutan na suportahan ang ating kababayan at hidlangin natin na bitbit na ang titulo pag-uwi niya sa ating bayan. Samantala, walang Manny Pacquiao sa 2024 Paris Olympic. Kalopisyal ng tinanggihan ng International Olympic Committee ang kahilingan ng Pilipinas na isama ang Filipino boxing icon sa roster nito. Sa isang nilabas sa pahayag, sinabi ng Philippine Olympic Committee noong Linggo, February 18, ibinabana ng IOC ang apila at binanggit nila na ang 40 years old na limitasyon sa edad para sa mga atleta sa Olympic. Kaya ayon kay POC President Abraham Bambol Tolentino, too bad for our beloved boxing icon, then na-disqualified, then lumagpas na sa age limit at yan ang kinakailangan para maging kwalipikado sa lahat ng larong pangmalakasan at para makasali sa 2024 Paris Olympic. Kung ating matatandaan mga kwento, noong nakarang taon, sinabi ni Pacquiao na makasali sa Olympic ay matagal na niya talagang ginusto noon pa man. Kaya noong pumunta siya sa Maynila para maging bahagi ng Philippine team, pero hindi siya pinili, tinanggihan siya. Kaya ang sabi nila ni Pacman ay hindi magaling na boksingero. Pero ayon naman kay Pacman, naging 8 Division World Champion lang naman siya sa boxing. At inamin naman ni Pacman na ang nasa puso niya ay ang pagnanais na makasungkit na isang gintong medalya sa Olympic. Ikaw kwento, ano naman ang reaksyon mo dito? Sige nga, pakibahagi naman sa baba. Mga kakwento, ipinangako na ng ating kaubayan na sa pag-uwi niya ay bitbit na ang titulo na ialay niya sa ating inang bayan. Wala po tayong world champion ngayon sa boxing, pero marami lang mga Pinoy na nagsasalitang puro nagpapasikat na sa boxing ay eksperto at mga magagaling. Pero ganun pa man, sana buong pwersa ang suporta natin sa ating pambato para may world champion na Pilipino. Huwag din natin kalimutan ang One Punch Juna Sultan, ilang magkakaibigan ay sasabak sa digmaan kontra sa mandirigmang taga-Japan. Kaya Pilipinas, kumapit na! Dasal at suporta ang ialay natin sa kanila.
Diyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matarapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong user, kay kakwentong Alexander Cruz, kay kakwentong Jasper James Macarayan, at kakwentong nanonood niyon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.